nag-start kami 2006, I think, gusto natin mag-franchise noon. And only to find out na almost 300,000 yung franchise. Hindi namin afford at that time yung franchise. After that, nagkaroon kami ng realization na why not magtayo kami ng sarili, which na-create nga yung Siomai King. We shell out 20,000 pesos each, no? So for 40,000 pesos, we created a collapsible cart. Nagkaroon ng concept ng franchising. First branch natin, may nagtanong about franchising. Tapos, doon tayo nakapag-isip na ba't din natin subukan magpa-franchise. Sinubukan namin, dumami, lumaki, doon din kami na stress. Part of business yung stress. And sa paglaki na yun, overwhelmingly from one branch to two, ngayon we have about more than 1,000 branches na Siomai King nationwide. Yung pandemic talagang malaki ang naging effect sa business namin. At 80% pa rin ng mga branches natin, yung mga close. At that time, nung nag-umpisa yung pandemic and lockdown, talagang... That was March, no? Talagang halos araw-araw kami magkausap. Ano yung pwede natin gawin? Siyempre, yung pinagpaguran natin for the past 14-15 years, buo talaga yung loob namin na ilaban natin hindi tayo magpapatalo. Blessing itong naisip na online franchise. Yeah, I remember the earn from home concept wherein they can actually earn kahit nasa bahay lang sila. And we believe na online is the future talaga kahit na matapos pa tong pandemic. Matapos mo yung pandemic. Fulfilling part is talagang napasaya namin yung pamilya namin. Pangarap namin and promise namin na a better life for the whole family. And of course, syempre, yung family members namin sa company, yung staff namin, especially rin yung partners, like yung franchisees namin, yung distributors namin, and syempre, napakahalagang bagay nila na marami din dyan, OFWs, mga single mom, yung mga na-layoff, na ngayong pandemic, nakapagbigay kami ng opportunity sa kanila. Grateful kami nun. Sobrang grateful kami. Naging channel of blessing kami para makatulong sa mas maraming tao. Pinaka isang malaking bonus sa buhay namin na karoon kami ng JC Cares Foundation. Yeah. Itong JC Cares Foundation na to, talagang bigyan talaga namin ng oras tsaka seryoso yung talaga namin. Talagang masaya kami and really very blessed. And gusto talaga namin ma-share sa ibang tao yung blessings na binigay sa amin na nasa iyo. Actually, kami dalawa were relatively low-key. Agree. Ang hilig natin actually kumain. Tsaka may paborito kami, even up to today. May isa dyan Paris before sa may banda dyan sa Quezon City. I know today, kumakain pa rin kaming dalawa dyan. Nung, I remember nung college, di ba? Siyempre, nung college ka, lahat budget eh. Ngayon, pagkakain ka, makakain mo na yung gusto mo, makakapag-stay ka na, di ba? Pupunta ka ng restaurant, titingin ka sa kanan, saka masasabihin, masarap. Kanan kasi. Pero sa ngayon, kanan kasi sa presyo. Kasi kanan kasi sa presyo. Titingin ka muna sa presyo. At least ngayon, kahit pa paano. So, nakakatingin na kami sa kaliwa. Ngayon, tumitingin na kami una sa menu, dito sa price. May advice namin, lalo na dun sa mga may mga malalaking pangarap. Pagpatuloy mo yan, mangarap ka. Pero, gusto ko lang ipaalala sa inyo, ipaalam sa inyo our advice na ang pinakasusi mo dyan is talagang kailangan masipag ka. Work hard. Isa sa pinaka-ingredient namin mag-partner, talagang nagbigay talaga kami ng oras, nagtrabaho talaga kami para makuha natin yung mga bagay-bagay na pinapangarap natin. Isang napaka-importanting bagay, lalo na sa mga kabataan ngayon, with hard work, it comes with patience also. Kasi maraming kabataan, nagmamadali, gusto nila na shortcut. Diba partner? Walang shortcut sa success. And lastly, of course, always believe in God. Kasi kahit anong sipag mo, without His guidance, hindi mangyayari lahat ng mga pangarap mo.